Hilaw na tumawa si Mayumi, saka napailing. Hinarap niya ng maayos si Tadeo. Mababasa mo na ang lungkot sa mga mata niya pero ayaw niyang paniwalaan lahat. Enough, will you please Tadeo? I want to live peacefully. Tama na, huwag mo na akong pahirapan pa. Gulong-gulo na ako at huwag mo nang dagdagan pa. Napakunot ng noo si Tadeo dahil naguguluhan siya sa sinasabi ni Mayumi. Nagpunta siya rito para aminin ang nararamdaman niya para sa dalaga. Sa maliit na panahon na nagkasama sila, maraming nagagawa si Mayumi na hindi pa nagagawa ng iba kay Tadeo. I don't understand, Ania. Ano bang hindi mo maintindihan? Nahihirapan na ako, Tadeo. Sinabi mo na tama na. Ihinto na natin but why are you here? What are you doing here? Umaasa na naman ako. Umaasa na sana totoo na lahat ng ipinapakita at ipinaparamdam mo sa akin. Umiiyak niya ng saad. Masakit pa rin. Bakit ba ganito kasakit? Akala mo, makikipaghiwalay ka sa taong mahal na mahal mo pero hindi kayo pwede. Mapait siyang umiti sa kanya pinalis ang mga luha sa mga mata niya. Diretso niyang tiningnan sa mga mata niya si Tadeo. Itigil na natin to. Itigil na natin ang kahibangan na to. Aniya, sa katuluyan tumalikod. Gulong-gulo pa si Tadeo kung ano bang ibig sabihin ni Mayumi. Pero nang ma-realize niya ang lahat ng sinabi nito, ay hinabol niya ang dalaga. Hinawakan niya ito sa kamay at ipinaharap sa kanya. Patuloy pa rin ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang mga mata. Tell me, please tell me Mayumi, do you like me? Do you? Sensero ang pagtatanong nito. Mababakas mo rin ang saya sa boses nito. Pinunasan na muna ni Mayumi ang mga luha niya, saka siya tipid na umiti kay Tadeo. Mahirap kang mahalin, Tadeo. Ang hirap-hirap mong mahalin. Kaya hanggat maaga pa, hanggat kaya ko pa, ititigil ko na ang kahibangan ko. Tell me if you love me. May di niya ng tanong. Gusto niya nang malaman ang lahat. Dahan-dahan tumango si Mayumi, kasabay ng pagpatakmuni ng kanyang mga luha. Answer me properly, Mayumi. Mautoridad niya Anya. Oo. Ano pa bang gusto mong marinig sa akin? Na gusto kita? Na nahulog ako sa pesteng pagpapanggap na yon? Na ako yung... Hindi pa man niya natatapos ang sasabihin niya nang siilin siya ng halik ni Tadeo. Isang mainit na halik na tila ba nangungulila. Mas lalong dumaloy ang mga luha ni Mayumi nang maramdaman niya ang labi ni Tadeo sa labi niya. Natatakot na siya kung anong magiging kahihinatnan na lahat ng mga ito. Nang maramdaman niya, ang pagalaw ng labi ni Tadeo ay hindi niya alam kung ano bang dapat gawin. Gusto niya itong itulak pero tila ba masyado siyang nanghihina sa paraan ng paghalik sa kanya ni Tadeo. Pero may parte sa puso niyang halikan ito pabalik. Takot siyang mahalin ng isang Tadeo de Torres. Dahil alam niyang mahihirapan lang sila. Mahihirapan lang siya. Masyado siyang masakit mahalin. Napahikbi na lang si Mayumi. Kumalas naman sa pagkakahalik si Tadeo at tiningnan si Mayumi na humihikbi. This is not right. Maling-mali Tadeo dahil hindi pwede. Natatakot ako sa maaring mangyari dahil sa kahibangan na ito. Anin ni Mayumi na ikinailing ni Tadeo. Hinawakan ni Tadeo sa magkabilang pisngi si Mayumi. Sa kanya pinunasan ang mga luha nito. I never felt this before at walang mali doon. There's nothing wrong with that, Mayumi. Hindi ko akalain na I will fall for you. Mahina niya saad habang magkadikit ang kanilang mga noo. Hindi makapag-isip ng maayos si Mayumi. Ayaw niyang sundin ang buso ng damdamin. Nang isinisigaw ng puso niya dahil kapag ipinagpatuloy niya ang kahibangan niya, mas lalo lang siyang masasaktan sa huli. Subalit nang muli siyang halikan ni Tadeo, ay hinalikan niya rin ito pabalik. Hindi niya na alam ang gagawin niya, pero isa lang alam niya ngayon. Masaya siya. Ang dalawang araw na pananatili ni Mayumi sa lugar na ito ay tila na sayang. Para saan pa ang pag-iisip niya kung sa huli, bibigay din naman pala siya. Naging madali para sa kanya nakalimutan ang lahat ng tungkol sa kanilang dalawa ni Jacob pero bakit ang rupok niya pagdating kay Tadeo? Lalong lumalim ang halikan nilang dalawa at hindi na namalayan ni Mayumi ang lahat. Nalaman na lang niya nakarating na silang dalawa sa kwarto niya nang maramdaman niya ang paglapat ng likod niya sa malambot na kama. Tila ba nalulunod siya sa paraan ng paghalik sa kanya ni Tadeo? Tila ba humihinto ang oras sa paligid niya at sa kanila na lang umiikot ang mundo? Wala siyang ibang makita kung hindi si Tadeo lang. Ganun pala talaga yun kapag nagmahal ka ng sobra. Hindi mo na namamalayan ang lahat at nagiging mabilis ang takbo ng oras kapag kayo ang magkasama. Napaigtad na lang si Mayumi nang ipasok ni Tadeo ang kamay niya sa loob ng shirt niya para hawakan at paglaruan ang pagkaumbok niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Masyadong mabilis ang lahat
at hindi man lang niya namalayan na minamahal niya na palang isang Ditores, isang taong imposibleng maabot. Ah, ungol niya. Nahihiya si Mayumi pero ayaw niyang patigilin ang binata sa kung anong ginagawa niya. Kakaibang sensasyon ang nararamdaman niya. Kakaiba ang ibinibigay sa kanya ni Tadeo. Masyadong nagiinit ang katawan niya. Naidiin na lang niya ang kuko niya sa likod ni Tadeo nang marandaman ang sandata ni Tadeo sa kanya. Hindi niya alam kung saan niya ibabaling ang ulo niya. Ah! Sigaw ni Mayumi. Napatigil si Tadeo sa ginagawa niya at tiningnan si Mayumi. Natigilan ito na makita niya ang paglandas ng mga luha ni Mayumi. I'm sorry, I'll be gentle babe. Sa una ay masakit subalit tila ba kakaibang pakiramdam na ang naibibigay nito sa katagalan. Halos mag-iwan ng bakas ang kuko ni Mayumi sa likod ni Tadeo, subalit hindi iyon alintana ng binata at ipinagpatuloy ang ginagawa niya. Iniisip ni Mayumi kung nababaliw na ba siya. Bakit ganun niya kadaling ibinigay ang iniingatan niya sa lalaking hindi pa niya masyadong nakikilala? Ipinangako niya dati sa sarili niya na ibibigay niya lang ang sarili niya sa lalaking mapapangasawa niya pero ano itong nangyayari ngayon? Para bang nawawala na siya sa sarili niya? Lahat ng sinabi ni Mayumi sa sarili niya ay bigla na lang niyang kinain. Tila ba iba ang nagagawa ni Tadeo sa kanya? Iba ang epekto ng binata sa kanya? Pareho silang bagsak nang maabot nila ang Rurok. Pawisan pa si Tadeo kahit na naka-aircon naman sila. I love you, Mayumi Escobar. Huling saad ni Tadeo, bago siya tuluyang tinangay ng antok. Hindi sumagot si Mayumi dahil malalim pa rin ang iniisip niya. Masaya naman siyang naibigay niya ang pagkababae niya sa taong mahal niya. Sa taong gusto niya pagbigyan pero tila may takot pa rin sa puso niya. Lalo na at alam niyang hahadlangan lang sila ng ina ni Tadeo. Nilingon niya ang lalaki at mahimbing na itong natutulog. Dapat ba siyang maging masaya? Dapat niya ba itong maramdaman? Pagkatapos ba na nangyari sa kanila ay magiging masaya siya? Ano nga bang mangyayari pagkatapos nito? Napabuntong hininga na lang si Mayumi. Hinaplos niya ang mukha ni Tadeo. Ayaw niya na munang isipin kung anong mangyayari bukas. Hindi naman siguro kalabisan kung pagbibigyan mo sarili mo minsan. Naging masaya naman siya at ginusto niya ang nangyari ngayong gabi. Mahigpit siyang yumakap kay Tadeo at kung bukas ay babalik na sila sa mga buhay nila, at least naiyakap at nakasama niya ang taong gusto niya. Tinangay na siya ng antok at walang nagabala sa kanilang dalawa na magbihis dahil mga pareho na silang pagod. Kinabukasan, maagang nagising si Mayumi. Tiningnan niya si Tadeo at mahimbing pa rin ang tulog niya. Ah! Daing ni Mayumi nang maramdaman niya ang sakit na pagkababae niya nang maglakad siya para pulutin ang mga saplot niya. It's sore down there. Damn! Aniya pa. Dahan-dahan siya naglakad patungong banyo para makaligo at makapagbihis na. Natapos na lang din siya maligo ay tulog pa rin si Tadeo. Mukha yata napagod kagabi. Dahan-dahan ang paglakad ni Mayumi patungong kusina para makapagtimpla ng kape niya. Talagang ramdam niya ang sakit sa bawat paghakbang niya. Hindi niya naman alam na ganito pala kasakit gawin ang bagay na yun. Pagkatapos ng naramdaman niyang sarap kagabi, ay sakit palang kapalit kinabukasan. Nagtungo siya ng veranda, saka pinagmasdan ng lawak ng karagatan. Yumayakap din sa katawan niya ang hangin. Malalim ang iniisip habang sumisimsim ng kape. Hindi niya makakalimutan kung anong nangyari sa lugar na ito kung saan naramdaman niya ang tunay na saya. Kung pagdating nila ng Manila, ay magkakanya-kanya na sila. At least, wala siyang pagsisisihan sa lugar na ito. I thought that you left me. Malambing na wika ni Tadeo, saka siya niyakap mula sa likod niya. Napangiti na lang si Mayumi saka niyakap din ang malaking braso ni Tadeo na nakapulupot sa leeg niya. Why would I? Napakaganda ng panahon, Tadeo, at natatakot akong pagdating ng araw. Kamuhian ko ang dagat. Kamuhian ko ang ganitong lugar. Makahulugan niyang aniya. Hindi nakasagot si Tadeo at nakatingin lang din siya sa lawak ng karagatan at ilang mga turista naglalakad sa dalampasigan. Please stay, Mayumi. Stay no matter what happened. Stay with me kahit masakit. Nakikiusap niyang saad. Gusto niya manatili. Gusto niya makasama si Tadeo pero paano? Saan siya kukuha ng lakas ng loob para lumaban kung ito lang siya? Ganito lang ang buhay niya at walang maipagmamalaki. Paano niya ipaglalaban ng taong gusto niya kung maraming hadlang sa paligid nila? Maging sapat sanang dahilan mo ang pagmamahal mo sa akin para manatili ka. Maging sapat nawa ako, Mayumi. Dagdag pa niya. Tipid ng umiti si Mayumi at dahan-dahan tumango. Bakit hindi niya subukan?
Hindi naman nila malalaman kung hindi nila susubukan. Kung mahirap man, kakayanin naman nila yun kung sabay silang lumalaban, kung meron silang isa't isa. I'll stay with you, Tadeo. Kahit mahirap, kahit masakit, pipilitin ko. Pipilitin ko, Tadeo, sagot niya. Hinalikan na lang ni Tadeo ang ulo ni Mayumi sa kanila sabay na pinapanood ang mga nasa ibaba. Hindi nagtagal ay pumasok na rin sila para makapag-ayos at makakain na sa ibaba. Tiningnan ni Mayumi ang kama kung may bakas ba ito ng pagkawala ng pagkababae niya, pero wala siyang makitang mantsa. Binaligtad pa niya ang bedsheet pero wala talaga. If you're looking for the bloodstain, napalitan ko na yung bedsheet at ibinigay sa staff ng hotel. What? Bakit mo ginawa yun kung pwede ako na lang mag-alis noon? Inis na wika ni Mayumi. Nahihiya kaya siyang makita yun ng ibang tao? Pwede namang bloodstain yun from your menstruation. What's wrong with it? Kibit-balikat niyang wika sa kalumabas ng kwarto. Hindi naman makapaniwalang sumunod si Mayumi. Seriously? Nakakahiya sa kanilang sila pang maglilinis noon? Huminto si Tadeo kaya nauntog pa si Mayumi. Hindi ba at iyon din naman ang ginagawa niyo sa hotel? Ilang beses ka pa lang bang naka-encounter ng ganun, Mayumi, to be innocent like this? Or you're still thinking that you are in the hotel? Mayumi, you are the guest now, not a staff. Anas niya, napairap na lang si Mayumi. Napasunod na lang siya kay Tadeo nang hilahin siya nito palabas ng kwarto nila. Sino mag-aakala na nagpunta siya rito nang mag-isa pero uuwi nang may kasama? Napapatingin ang ilang kababaihan kay Tadeo dahil pamilyar sa kanilang mukha niya pero nag-aalinlangan din dahil anong gagawin nito dito gayong mas maganda ang mga hotel nito kaysa sa tinutuluyan nila ngayon. Gusto mo bang magstay muna tayo rito for another 3 days bago bumalik ng Manila? Wika ni Tadeo habang nakaupo silang dalawa at naghihintay ng order. 3 days lang ang leave ko at last day ko na ngayon dito. But I'm the boss. Ako ang masusunod. Sinabi ko naman sa'yong ayaw ko nagtitake advantage. Empleyado pa rin ako. Ano na lang bang iisipin ng iba sa'yo kung may pinapaboran ka? Napanguso na lang si Tadeo. I just want to spend my time with you. Malayo sa problema, malayo sa lahat. Pwede naman nilang gawin yun pero nag-aalinlangan pa rin hanggang ngayon si Mayumi. Dahil ano ba silang dalawa? Ano bang relasyon nila? Hindi pa rin malinaw. Bahagyang napabuntong hininga si Mayumi. Siguro, gawin na lang natin yung kapag maayos na ang lahat. Alam mo naman kung anong performance ko sa hotel, diba? At ayaw kong sirain yun ng dahil lang sa nagkakilala tayo o nagkalapit tayong dalawa dahil lang sa ikaw ang boss. Marami pang araw, Tadeo, para gawin natin ang mga bagay na gusto mo. Iniwas ni Mayumi ang paningin niya kay Tadeo. Hindi niya kayang salubungin ang mga nagsusumamong mga mata ni Tadeo. Nasasaktan siya. Alam niya namang maraming bagay na hindi pa nagawa ni Tadeo na gusto niyang maranasan ngayon pero masyado pa kasing magulo ang isip ni Mayumi. I understand. But can we stay here all day? All night? Then, let's go home tomorrow. Bumalik ka na sa penthouse, hmm? I want you to stay kung saan ako malapit. Nakangiti nitong saad. Tinanguan na lang siya ni Mayumi saka siya ngumiti. Gusto niya rin naman kasing makita at manatili malapit kay Tadeo. Tila ba kasi hindi nakukompleto ang maghapon niya kapag hindi niya nakikita si Tadeo. Enjoy your meal, ma'am, sir. Nakangiting saan ng staff ng resort. Salamat po, kuya. Nakangiti ring wika ni Mayumi. Salubong na mga kilay ni Tadeo ngayon dahil sa matamis na ngiti na lalaki kay Mayumi. Do you know him? Bakas ang pagkairita sa boses ni Tadeo kaya nilingon siya ni Mayumi. Hindi naman. Simula kasi na magpunta ako rito, siya lang nagsiserve ng mga in-order ko. Hindi niya gusto na may mga lalaki nakatingin kay Mayumi o giningitian siya. He just want Mayumi alone. Sa kanya lang ito. Paano pala nalaman na nandito ako? Saka, anong ginagawa mo dito? Kuryosong tanong ni Mayumi saka sumubo na pagkain niya. Tinanong ko kay Sabina, yung babaeng yun talaga? Anas ni Mayumi sa kanyang isipan. Sinabi na nga niyang huwag niya sasabihin kahit kanino kung nasaan siya. Ginawa pa rin niya. Saka, I want to see you. Ilang araw kitang hinanap tapos nung pinuntahan kita sa penthouse, wala ka na doon at ang mga gamit mo. I don't know when it started but I want you to stay in my life, Mayumi. There's a lot of things na ipinaranas mo sa akin na hindi nagawa sa akin ng kahit sino. Seryoso niyang wika. Nakatitig lang si Mayumi kay Tadeo. Paano kung naguguluhan lang din siya? Ano bang nagustuhan mo sa akin? Lakas loob niyang tanong. I don't know. Hindi ko alam kung ano at kung kailan. Basta ang alam ko lang, hinahanap kita nang mawala ka. Diretso niyang sagot. Bahagyang umiti si Mayumi dahil nakaramdam siya ng saya sa dibdib niya. Naiyuko niyang ulo niya
saka siya kumain. Masaya siyang malaman na ang taong gusto niya ay gusto rin siya. Kung pwede lang na huminto muna ang mga oras na magkasama sila para mas makasama pa nila ng matagal ang isa't isa. Wala ka bang gagawin ngayon? Bakit naman gabi na pumunta ka pa rin dito? Like what I said, hinanap kita kay Sabina at nang malaman ko na nandito ka, dumiretso na ako rito. Gusto kitang makausap, binabawi ko na sinabi ko sa iyong itigil na natin to. Pero paano ang mami mo? Hindi ba at mas lalo lang siya magagalit sa iyo? Ayaw niya sa akin. Pilit niyang itinatago ang nararamdaman niya. Paano sila magiging masaya kung may hadlang sa pagmamahala nila? Paano siya gigising na mangiti sa labi niya kung naaalala niyang ayaw sa kanya ng ina ng taong mahal niya? Ako nang bahala sa kanya, huwag mo nang alalahanin yun. Kumain na tayo? Matamis na ngiti niyang wika, sumunod na lang din si Mayumi. Matapos na lang kumain ay nagtungo na muna silang dalawa sa pinakamalapit na mall para makabili ng isusuot ni Tadeo dahil wala man lang itong dala kahit ano. Ang gwapo niya, ang swerte naman ng assistant niya. Kinikilig na wika ng mga staff sa pwesto na pinagbibilhan nila ngayon. Mapait na ngumiti si Mayumi. Talaga mapagkakamalan siyang assistant dahil sa itsura niya. Tahimik na lang siyang nakatingin kay Tadeo habang namimili ng mga isusuot niya. Babe, what do you think? Bali ni Tadeo kay Mayumi. Narinig ni Tadeo kung anong sinabi ng mga staff kaya sinadya niyang lakasan ang pagsasalita niya. Babe, girlfriend niya? Bulungan pa ng dalawa. Napaligid na lang sila nang lapitan ni Tadeo si Mayumi na nakaupo sa sofa. What is better, this or this? Pareho niya itinas ang hawak-hawak niyang shirt. Namili naman si Mayumi pero hindi niya alam kung anong pipiliin. Lahat naman kasi bagay sa iyo eh. Mahinang wika ni Mayumi kaya natawa sa kanya si Tadeo. Yan na naman ang mga ngiti niya, ang magaganda niya mga ngipin na mas lalong nakakapagpadagdag ng gwapo niya. Magiging masaya ba siya kapag ganito kagwapo ang magiging boyfriend niya? Masyado siyang maraming kaagaw. Come here babe, wala ka bang gustong bilhin? Ano ka ba, hindi ko naman kailangan yung mga yan. Saka mga gamit mong pinunta natin dito. Kunin mo lang yung dalawang hawak mo, bagay naman pareho. Aniya, kaya iniabot na ni Tadeo ang mga napili niya sa cashier sa kanya binayaran lahat na nakuha niya. Nagtungo pa silang dalawa sa ibang pwesto para magtingin ng pwede pa nilang bilhin. Napapairap na lang si Mayumi dahil ayaw niya namang bilhin ang mga ibinibigay sa kanya ni Tadeo pero masyado makulit si Tadeo. Matapos na lang makapamili ay bumalik na silang dalawa sa beach resort kung saan inilaan nila ang mga natitirang oras sa isa't isa. Kalahating araw na lang meron sila at isang buong magdamag. Bukas ng umaga, babalik na sila sa realidad. Bilang lang ang mga magagandang nangyari sa buhay ko at ang pinakapaborito ko sa lahat ay nandumating ka sa buhay ko, Mayumi. Matamis pang saan ni Tadeo. Paano kung hindi ka iniwan ng ex mo at hindi ka nagpakalasing ng gabing yun? Sa tingin mo ba makikilala kita? Pagtatanong pa niya, napaisip naman si Mayumi. Paano nga ba kung hindi? Baka hanggang ngayon, empleyado at boss pa rin ang relasyon nilang dalawa. Baka boss pa rin kita at empleyado mo lang ako. Hindi ako naniniwala sa pagmamahal at kasiyahan dahil paano ko yung paniniwalaan kung binabalot na ako ng kadiliman simula nang isilang ako sa mundong ito? Mapait na ngumiti si Tadeo. Sa kanya tinignan si Mayumi. Pareho silang nakahiga sa beach chair habang pinagmamasdan ang madilim na kalangitan. May dahilan ng lahat. Darating ang tamang panahon. Hindi naman habang buhay. Puro kadiliman lang ang makikita mo. And you know what? Since you came into my life, I can see the light now. Ngumiti si Mayumi. Napapikit na lang si Mayumi nang halikan siya ni Tadeo sa noo. Nanatili silang dalawa sa lugar na yun at sabay na pinanood ang pagkinang ng mga bituin sa kalangitan. They spend the time the whole night, mga oras na hinihiling ni Mayumi na sana hindi na matapos pa. Kung pwede lang. Nakabalik na sila ng Manila at hindi mawala ang ngiti sa labi ni Mayumi. Para bang isang panaginip, napakagandang panaginip. May pangamba man sa puso niya ay hindi niya na iyon masyadong iniisip pa. Saka na lang niya iisipin siguro kapag may nangyari na. Kapag nagiging komplikado ang lahat dahil sa paligid niya. Dahil sa pagmamahal na walang kasiguraduhan. Maagang nagising si Mayumi. Kanina pa siya gising pero nananatili pa siyang nakahiga. Pagkarating nila kagabi ay dito na siya inihatid ni Tadeo sa penthouse. Ginabi na sila kahapon dahil iyon ang kagustuhan ni Tadeo. Ang manatili pa sa lugar na yun. Tila ba naging magical place iyon para kay Mayumi? Ano, kamusta naman ang bakasyon? Panigurado, marami ka nakilalang boys doon. Tinusok-tusok pa ni Sabina ang tagiliran ni Mayumi. Marami nga siya nakita pero
Isa lang ang tumatak sa mata at isipan niya. Napabuntong hininga si Mayumi. Paano ba niya sasabihin sa kaibigan na hindi siya nagtagumpay sa plano niya? May nangyari ba? Nag-aalala ng tanong ni Sabina pero inilingan lang siya ni Mayumi. Wala naman. Napabuntong hininga lang, may problema agad. Hindi ba pwede nakapusa ng hininga? Halika na nga! Masigla niya aniya saka hinila si Sabina. Napakibit-balikat na lang si Sabina saka sumunod sa kaibigan. Hindi na nagtanong si Sabina kung anong nangyari sa kanya sa Batangas. Mukha namang okay si Mayumi eh, kaya hindi na siya nag-alala pa. Hi ladies! Bati ni Derek. Nang magtama ang paningin nila ni Mayumi, ay kinindatan pa niya ito. Aga natin ah! Anas ni Mayumi. Maraming gagawin eh. Nga pala, hindi kita nakita this past few days. Saan ka nagpunta? Kuryoso pa niyang tanong. Hindi mo talaga alam kung lalaki ba talaga itong si Derek eh. Hilig magtanong tapos ang daming napapansin. Natawa na lang si Mayumi sa isipan niya dahil dun. Nagpa-fresh lang. Simula kayo na magtrabaho ako rito, hindi ako nag-take ng leave. Hindi ka nag-aya, nakaka-stress na rin kaya rito. Next time, don't worry. Taas baba pa ang kanan niyang kilay na saad. Naglalakad na silang tatlo sa lobby. Lingid sa kanilang kaalaman ay may lalaking mabilis na tumatakbo sa kanilang likuran. Patuloy ang pag-uusap nila at nang mapatingin si Derek sa likuran nila ay kunot na upa niyang tingnan ang lalaking palapit sa kanila. Mayumi! Sigaw ni Derek sa kanya mabilis na hinapit sa bewang si Mayumi para igilid. Lumampas ang lalaki sa kanila sa kanya mabilis na itinagong hawak na kutsilyo sa loob ng jacket niya. Naging mabilis ang kilos ni Derek kaya hindi nagtagumpay ang lalaking iyon sa balak niyang pagsaksak kay Mayumi. Sinundan nilang tatlo na paningin ang lalaking papalayo na sa kanila. Anong problema noon? Kunot noon tanong ni Sabina. Hindi ako pwede magkamali. I saw him holding a knife. Nagugulo ang wika ni Derek. Kitang-kita niyang hawak na kutsilyo ng lalaki. Kaya nga mabilis niyang hinila si Mayumi. Dahil kay Mayumi nito balak pumunta. Am I just hallucinating? Takapan tanong ni Derek. Masyado mabilis na naitago ng lalaki ang kutsilyo. Don't scare her, Sir Derek. Baka nagkakamali ka lang na nakita. Seryosong saad ni Sabina. Ayaw nilang tinatakot ang sarili nila dahil baka isipin na naman ni Mayumi ang tungkol doon. Baka nagkakamali ka lang, anas na rin ni Mayumi. Naipilig na lang ni Derek ang ulo niya. Maybe, aniya, pero tila ba hindi siya kumbinsido na nagkakamali nga siya. Love, napatingin silang lahat kay Tadeo. Blanco nakatingin si Tadeo sa kamay ni Derek na nakahawak sa bewang ni Mayumi. Nang ma-realize ni Mayumi iyon, ay mabilis siyang lumayo kay Derek. Nagtataka naman nakatingin si Sabina kay Mayumi at Tadeo. Anong nangyari? Ang akala niya ay tapos nang usapan nila ng boss nila kaya nga parang na broken hearted si Mayumi eh. Dahil akala mo totoong may relasyon na maghiwalay silang dalawa? What do you think you're doing, Derek? Why are you holding her waist? Malalim ang boses niya. Kunwaring tumawa si Mayumi sa kanya nilapitan si Tadeo. Mali ka nang iniisip, hindi ganun yun. Pagpapaliwanag niya. Then what? Ano bang dapat kong isipin? Seryoso niyang tanong. Napalunok na lang si Mayumi. Ito ba ang una nilang pag-aaway? Pero kung sa bagay, hindi nga malinaw kung anong relasyon nila eh. May nangyari lang, kaya hawak-hawak ko siya sa bewang. Mababangka sana siya ng lalaki kanina pero hinapit kong bewang niya. Don't think too much, Tadeo. Nakakabaliw yun. Natatawa pang anas ni Derek pero nanatiling seryosong mukha ni Tadeo. Mauna na kami. Nahiyang wika ni Mayumi sa kanya itinulak si Tadeo papalayo. Salubong na ang kilay ni Sabina dahil wala siyang maintindihan. Agang selos? Naiiling na wika ni Derek. Tiningnan niya si Sabina pero nakasunod pa rin ang paningin niya sa dalawang papalayo na. Let's go, hayaan mo na muna sila. Dagdag ni Derek. Nagtataka man si Sabina ay sumunod na rin siya kay Derek saka sila naghiwalay ng direksyon. Then explain it. Why is he holding you in your waist? May diin ang tanong ni Tadeo. Ayaw niya sa lahat ay ang may kahati siya o may pilit na nakikihati. Hindi alam ni Mayumi kung paano ba niya ipapaliwanag dahil maging siya ay nagulat sa bilis ng pangyayari. Humugot siya ng malalim na buntong hininga sa kanya tiningnan ng diretso sa mga mata si Tadeo. Nakabusangot pa rin ito. Gaya nga na sinabi ni Derek kanina, mababangga sana ako ng lalaki kaya hinapit niya ang bewang ko para hindi ako mabangga. Yun lang yun, nothing more. Kung gusto mo, tingnan mo pa sa CCTV room eh, kung ayaw mo maniwala. Nakatitig si Tadeo kay Mayumi. Mukha naman siya seryoso kaya napabuntong hininga na lang si Tadeo. Inihilig niya ang ulo niya sa balikat ni Mayumi. Ayaw ko na may kahati, love. Malambing niya wika.
Nagtayuan pa mga malilit na balahibo ni Mayumi sa batok niya, hindi dahil sa hininga ni Tadeo, kundi dahil sa sinabi at lambing ng boses niya. "I want you alone," dagdag pa niya. Bahagyang napabuntong hininga si Mayumi, sa kanya dahan-dahan na iniangat ang kamay niya para haplusin ang likod ni Tadeo. Mas lalong isiniksik ni Tadeo ang ulo niya kay Mayumi. Tila ba sa loob na napakaraming taon, ngayon lang siya nakapagpahinga? Ipinikit ni Tadeo ang mga mata niya at nanatili ng ilang minuto sa posisyon na iyon. Ngayon niya lang nararamdaman ng ganitong pakaramdam. Ang taong may makikinig sa'yo, may mananatili sa tabi mo, may mag-aalala at handang kausapin ka kahit ilang oras. Ngayon lang din niya ulit na ilabas ang ilang side niya, ang maglambing at ilabas ang tunay niyang ugali at tunay na nararamdaman. "Wala nang aangkin sa akin, Tadeo." Akmang kakalas na sana sa pagkakayakap, si Mayumi na mas higpitan ni Tadeo ang pagkakayakap sa dalaga. "Just a moment, let's stay in this position," aniya. Hindi naman na nagreklamo pa si Mayumi. Marami ang nagbabago. Noong nagpapanggap lang sila, nasisigawan ni Tadeo si Mayumi. Napapagalitan pero ngayon, hindi niya magawang sigawan o pagalitan kahit na nagagalit na siya. Pilit niya lang kinakalmang sarili niya. "Sir!" Pumasok si Ray sa office ni Tadeo. Pero na makita niyang posisyon ng dalawa ay dahan-dahan niya ng isiniradang pintuan at umalis. Makalipas ng ilang minuto, ay kusa ng kumalas sa pagkakayakap si Tadeo sa kanyang matamis na nginitian si Mayumi. "You're mine, Mayumi. Walang sino man ang maaaring humawak sa'yo. Akin ka lang, please." Parang bata niyang aniya kaya napangiti si Mayumi. Saka siya tumingkayad para maabot ang pisngi ni Tadeo. Hinalikan niya ito na halos manigas si Tadeo sa kinatatayuan niya. "As you wish, sir," nakangiti niyang wika. Muling napangiti si Tadeo sa kanya niyakap si Mayumi. Tila ba ayaw niya na matapos ang mga oras na ito? Gusto niya nang manatili kasama ni Mayumi dahil si Mayumi lang ang nagpaparamdam sa kanya na masarap at masayang mamuhay sa magulong mundong ito. Si Mayumi ang nagpaparamdam sa kanya na mahalaga pa rin siya. Si Mayumi ang nagturo sa kanya kung paano magmahal ng totoo. Hindi na pinayagan ni Tadeo na makalabas si Mayumi dahil matagal niya naman na sinabi na wala ng ibang lilinisin si Mayumi bukod sa office ni Tadeo. Subalit sa pananatili niya, sa loob ng opisina ni Tadeo ay wala man lang siyang nagawa dahil hindi na siya pinapakawala ni Tadeo. Pinapanood na lang ni Mayumi si Tadeo habang nagtatrabaho. Ayaw bitiwan ni Tadeo ang kamay ni Mayumi, kaya wala nagawa si Mayumi kung hindi ang manatili sa tabi ni Tadeo. Nakangiti si Mayumi habang nakatitig kay Tadeo, para bang hanggang ngayon panaginip pa rin ang lahat sa kanya. Hindi niya natitigan noon na malapitan si Tadeo. Ngayon, kahit ilang oras niyang gawin, walang magbabawal at walang magagalit. Walang magsusungit. Natawa na lang si Mayumi sa isipan niya. Paano nga ba kung tinitigan ni Mayumi si Tadeo noong nagpapanggap pa lang silang dalawa? Malamang magsusungit at mag-a-assume na naman lang sila. "Are you memorizing my face?" Nakangiting tanong ni Tadeo habang nasa laptop pa rin ang paningin niya. Sino kaya ang lalaking pinagtangkaan ng masama si Mayumi? May kaugnayan kaya ito kay Lizelle sa ina ni Tadeo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.